Hey guys, for this video, mag-unboxing tayo ng Infinix H30. And tingnan natin sa video ito, ito na bang bagong hari sa may presyong 6990 lang na SRP. Dahil nga unang-una, naka 2566 siya na internal storage. Siyempre, unboxing muna natin siya ng mabilis. Color white itong bubuksan natin. Ito guys, yung Infinix H30 pagka-open natin sa kanya. Nakalagay dito yung G88 na kanyang processor. Hindi ko lang kung dapat ba tayong ma-excite dito or dapat ba tayong mainis. Dahil unang-una yung processor na to. Ito pa ang processor ng Infinix Hot 11S. Actually, 2 years ago na. Hindi ko alam kung bakit ganun si Infinix. May mga smartphone sila na sobrang sulit ang specs. Pero may mga smartphone sila na ang luluma na ng mga specs. Pero binabago lang yung design. Ito pala yung kasama niya sa may package guys. Meron siyang ganitong jelly case. Mukhang imbis na yung processor ang i-upgrade ni Infinix guys. Isa itong jelly case ang in-upgrade niya. Dahil dating clear case yung kasama niya ng mga Hot 11S saka ng Hot 20, pero ngayon guys, medyo maganda yung case niya ngayon. Tsaka itong 33 watts sa charger. Dahil dating mga 18 watts lang yung mga charger ng mga smartphone nila sa mga ganitong presyo. Pero ngayon guys, naka 33 watts na. Saka yung Type-C na cable. Yun lang yung kasama niya sa may package case. Wala siyang kasamang earphone. Ito na yung mismong Infinix Hot 30. Yan, tingnan natin. Color white nga itong nasa atin guys. Yan. Hindi ko sure guys kung glass siya. Dahil yung nakalagay dito sa may box niya, glass peel yung nakalagay guys. Hindi naman nilino ni Infinix yung plastic ba siya or glass talaga. Ang nilagay lang dito is glass peel. Ibig sabihin feeling glass siya. Hindi ko lang alam kung glass yung tawag doon or plastic lang talaga siya. Dapat nilino nila. Dahil medyo nakaka-premium kung glass talaga siya. Itong likod niya para lang siyang, para siyang naka-emboss or para siyang makakapamo yung design niya. Pero design lang siya guys, flat talaga yan. Hindi niyo makakapayo yung parang ukit niya sa likod. Pagka tinatamaan siya ng araw, nag-ano siya. May lumalabas sa pattern dyan. Pero design lang yung likod na yan. Walang something special dito. Pero syempre, ang isa sa mina bago sa smartphone na to is yung kanyang design. Dahil kamukha na nga siya ng design ng Infinix Hot 30i. Dahil si Hot 30i ang unang nilabas ni Infinix na pinakamurang may ganitong design na box type. Yan guys, ito yung kanyang display. Meron siyang 6.78 inches na IPS LCD display at 9/3 refresh rate at 1080p resolution. Yung display na yan guys, isyal lang din ang display ng Infinix Hot 11S na 2 years ago na nga. Hindi ko lang kung dapat ba tayo ma-excite dito dahil lumang-luma na yung kanyang display. Actually sa display, mukhang hindi naman dapat tayo magreklamo dun dahil actually tama lang naman yung kanyang display. Ang kaso lang, para sa may 6990 na SRP, mukhang mayroong mas magandang choice kumpara dito. Maya-maya lang sasabihin ko kung sino siya. Ito nga siya, si Infinix Hot 30. Meron siyang Android 13 na version dito. G88 pa rin yung kanyang processor nga. 50 megapixel pa rin yung kanyang camera. At yun lang din guys, ang camera ng Infinix Hot 11S. Even yung 8 megapixel na front selfie camera niya, yun pa rin yung nasa Infinix Hot 11S. Siyempre yung storage nga lang yung upgrade sa kanya. Dahil puro 128 lang yung mga nakarang mga smartphone ni Infinix. 5,000 mAh battery pa rin siya. Itong ito pa rin, ang Infinix Hot 11S. Siyempre binago lang yung design. Mas mataas sa charger at bagong design. Hindi ko alam kung ma-excite ba ako sa smartphone na to or kung dapat nyo ba siyang bilhin. Pero kung naghanap ka ng bagong smartphone na yun, I think maganda rin i-consider si Infinix Hot 11S. Lalo kung storage ang habol nyo. Ang kaso nga lang, nakakalimutan yata ni Infinix na ibinabana nila yung SRP ng Infinix Hot 20S. Dahil 6,990 na lang din siya. Magkamukha na lang sila ng SRP. Ang kaso nga, 128 lang yung storage na yun. Pero syempre, pumili na lang kayo kung ano yung gusto nyo sa dalawa na yun. Pero para sa akin, kung lalo kung gamer ka, syempre doon na tayo sa mas malakas sa processor. G99 nga siya, compared sa may G88. Na sobrang tagal na. 3 years na guys ang G88 ng processor. Actually, hindi pa nga siya G88 dati eh. G85 saka G80. Halos magkakamukha lang sila. Ino-overclock lang talaga. Kaya technically, itong G88 is napakatagal na processor na to. Hindi lang siya 3 years ago. Hindi ko lang kung ilang years na. Sa pagkakatanda ko, baka parang G70 pa lang eh. Na 2020. Parang hot 10 pa lang guys. Itong ito lang din ng performance ng G88 saka ng Hot 10, Infinix Hot 10 na 2020 pa nilabas.
Kaya kung smartphone mo guys is Infinix Hot 11S, Infinix Hot 20, isama mo na rin syempre si Infinix Hot 10, saka si Infinix Hot 10S. At kung gusto mo mag-upgrade dito, at gusto mo ng magandang performance nga, dahil gusto mo na mag-upgrade ng smartphone, eh wag mo na subukan bilhin si Infinix Hot 20, si Infinix Hot 30, dahil isang processor lang sila halos. Wala kayong makikita ng malaking difference, lalo kung sa may Mobile Legends lang, saka sa may Call of Duty. Still, ito pa rin ang mga performance ng mga smartphone nila. Binabago lang talaga yung design. Pinapaganda yung mga design syempre. At yun lang halos, yung malaking difference sa kanila sa kayo nga yung charger. At ang isa pang in-upgrade ni Infinix, na actually hindi niya ibinibigay sa mga lumang smartphone nila. Syempre, in-upgrade nila yung Android version. Maybe ito rin sa dahilan kung bakit ang dalas nila maglabas ng smartphone guys. Dahil hindi talaga sila nagbibigay ng Android version na update. Dahil para ma-experience mo lang yung Android 13 sa kanila na bago, kailangan mo bumili ng bagong smartphone nila. Like kanitong Infinix Hot 30. Kala ko naka-Infinix Hot 10 ka, or Infinix Hot 11S, at gusto mo ng bagong Android version, eh bumili ka ng Infinix Hot 30. Dahil dun mo lang ma-experience yung bagong OS nila. Pero meron naman upgrade sa kanya guys. Actually hindi nga siya na-upgrade pala. I mean improve lang. Dahil na-improve na talaga yung camera ng Infinix Hot 30 dito compare sa ibang mga smartphone nila like ng Infinix Hot 11S na hindi maganda yung camera. Ito yung mga naging sample ko sa kanya. Okay na okay naman yung mga naging kuha ko dito at very color accurate naman sila. Dahil yun yung mga problema ko sa ibang smartphone nila Infinix guys. Dahil lang hindi ako nagagandaan sa mga camera nila dahil masyadong saturated or min maputla yung kulay niya. Compare nga dito na tamang-tama lang yung timpla ng kulay niya. I think kung kailangan nyo ng medyo magandang camera ngayon sa isang smartphone na medyo mura lang tapos mataas na storage, medyo magandang option itong si Infinix Hot 30 ngayon. Ang kaso guys, hindi ko alam kung hanggang kailan gagamitin ni Infinix itong G88 nila. Dahil ang ganda-ganda nung Infinix Note 30 nila nung nito lang, pero itong Infinix Hot 30 nila, actually okay naman ang specs ng Infinix Hot 30 ngayon lalo kung i-compare mo siya kila Tecno, kila Vivo, kila Oppo, kila Narzo guys, or kila Realme. Ang kaso nga lang kung i-compare mo ito sa mga lumang Infinix na smartphone, eh parang hindi ka nagpalit guys dahil itong ito lang din ang specs niya. Design lang talaga yung nabago sa kayong charger. Kaya anong point kung magpapalit tayo dito kung naka-Infinix Hot 20 ka or Infinix Hot 11S dahil isang phone lang naman sila, bago lang naman yung design. And I think guys yun lang yung mabilis na review ko dito or opinion ko sa kanya. Dahil hindi ko naman nakikita lang dapat ko pa siyang i-review. Dahil parang nireview ko na rin yung smartphone na to nung nireview ko yung Infinix Hot 20 at Infinix Hot 11S. Tsaka yung Tecno Spark 10 Pro. Dahil halos si isang mga smartphone lang sila. Binabago lang talaga yung design. Pero kung sa may presyo nga, I think sobrang panalo pa rin naman to sa halagang 6,990 na SRP niya. At medyo magmumura pa rin to sa mga susunod na mga sale niya. Pero sa ngayon, I think maghanap ka na lang ng bagong, maghanap ka na lang ng lumang smartphone na mayroong magandang specs compared dito. Pero kung storage ang habol nyo, edo dito ka sa Infinix Hot 30. Pero kung gaming guys, negative si Infinix Hot 30 doon. Sa camera medyo okay lang siya, decent naman siya. Yung nanalo nga pala sa may giveaway, hindi ka pa nagko-comment. Andun sa may review ko ng Infinix Note 30 VIP. Hindi ko alam kung sasabihin ko yung pangalan niya. I think kailangan mong panoorin yung video nyo para malaman mo. Dahil yung nag-comment at sumagot, parang hindi siya yung nanalo guys. Parang pinalitan lang yung pangalan niya. Then hindi siya makapag-confirm. Tapos parang iba pa yung profile pic niya doon. At parang pinalitan lang talaga yung pangalan niya. At pagka hindi nakapag-comment yung nanalo doon, hahanap tayo ng bagong winner. And till next video guys. I hope nakatulong yung video na to kung balak nyo bumili ng Infinix Hot 30. Till next video po. Thank you for watching.